So, today is a very special episode as we have here one of the most popular money-making video creator, James Ruiz. Hi, guys. Hey everyone, it's Jozelle Tech, your PWD Philippines Insider. You are watching iEhm Able. So today, he will be sharing the top websites or applications na pwede yung gamitin para kumita kayo ng pera using just a cellphone. Or tablet, so pwede rin sa tablet. Yes. Okay ma'am, so bago tayo magsimula, no? Siyempre ma'am, para kumita talaga ng online, ang pinaka the best way talaga is mag-freelance jobs. Yung kagaya ng mga sinishare naman, yung mga graphic designer. I mean, freelance jobs, full-time, part-time, online jobs. Yun talaga yung stable and medyo malaki yung kita. So, ang i-expect natin kapag nag-cellphone tayo, tablet, medyo mas less yung opportunities. Mm-hmm. So, pag yun yung cellphone, tablet, less opportunities. Kasi, limited yung pwede mong gawing trabaho. So, ang mga ways natin para kumita sa cellphone and tablet, meron kasi mga website na crowdsourcing na yung tinatawag. Kumbaga, mura yung bayad nila, pero madali lang din yung gagawin mo. Okay, so una natin i-discuss na pwede nyo paghahatan sa cellphone. Ang pangalan ng website niya is Postloop. So sa Postloop, Ma'am Jozelle, ang gagawin mo sa Postloop, so meron siyang website, mag-register ka doon, maggagawa ka ng 10 trial posts. Kasi meron sila doon parang forums. So doon sa website, merong forums. Iba-ibang klaseng topics pwedeng math science, religion, pwedeng SEO. Basta parang may mga forums. Tas gagawa ka ng mga posts. Magpo-post ka ng quality content din. Mm-hmm. Tapos pag nakapag 10 sample post ka na, bigyan ka nila ng rating. Mm-hmm. Yung rating na yun, based dun sa quality ng pinost mo. So ano yun? Kailangan ba magaling ka magsulat? Writer ka talaga? Or mas okay na magaling. Kasi depende sa rating. Kung normal na sulat lang, kadalasan mababang rating. And yung bayad sa inyo, depende yun sa depende yun sa rating nyo. Kapag 5-star kayo, ang pagkakaalala ko parang 2 points or parang 2 points ang makukuha mo kada post mo. Tapos kapag naka 100 points ka na, na total mo na siya, ang equivalent nun is $5. Ah, okay na rin so, pala. So, nagbabayad sila via PayPal. So, kung mataas ang rating mo, depende yun eh. Kasi normally, siyempre, pag nag-post ka na isa, may 1 point ka. Pero kapag mataas yung rating mo, bawa, 4, 5, so hindi lang siya 1. Pwedeng 1.75 points or minsan 2.5. So, mas mataas yung rating, mas mataas yung points na nakuha mo. Meaning, mas mabilis mong marireach yung 100 points na minimum withdrawal na $5 nga. So, ibig sabihin, kung sabihin na natin kada post mo, 2.6, siguro 60 posts. Actually, parang ano yun eh, kumbaga nagko-comment ka. Comment kasi medyo mas mahaba, may value. May content talaga. May content yung ipopost mo. So yun nga, pag naka 60 ka na, meron silang list ng forums, tas magsusubscribe ka doon sa forum na yun. Wala kayong babayaran guys ha, nihilin ako ha. Walang babayaran, totally free. Kailangan nyo lang mag-register. So yun nga lang, syempre, may quality control sila na yung sa 10 posts. So pag bawal guys ang mag-i-spam, bawal na bawal yung magka-copy-paste. Kasi may articles, may iba na kumukopya na lang sa Google. So, nadidetect nila yan guys. Kapag nadetect nila yun, so hindi kayo makakapasok. Ikaw yung pipili kung anong gusto mong niche o topic? Ikaw, meron silang list ng forums dun. Pipili ka kung anong gusto mong salian. Okay. Tapos, yung mga forums, minsan may limit sila na 5 posts a day lang. So, mas marami kang forum na masasalian. Mas marami kang pwedeng pag-postan. Ibig sabihin, mas mabilis kang makahabot sa minimum payout kasi marami kang maipopost eh. May minimum characters ba? Kung gano'ng kahaba yung ipopost mo? Mas okay siguro ang pag-aalala ko parang four sentences or one paragraph. Okay, mas mahaba, mas maganda kasi mas mataas yung nirarate nila sa inyo. Tapos yun nga guys, kapag naka 100 points na kayo, pwede nyo na siyang i-withdraw via PayPal. Dumadating siya mga after 2 or 3 days. And yung mga viewers ko sa channel ko, so nakaraming payout na rin sila. Magandang siya, magandang extra. Hindi mo kailangan ng experience. Hindi sila maghanap ng writer experience as long as na kaya mong gumawa ng proper sentence. So, okay na yun. Okay guys, so sabi nga ni James, hindi nyo kailangan ng skills. So, kung mahilig lang kayo talaga magsulat, kung tingin nyo meron naman kayong talent sa pagsusulat and gusto nyo ma-enhance siguro yung skills nyo, then subukan nyo yun para nakakagawa na kayo ng post, na-enhance pa yung skills nyo and
In the end, pwede pa kayo kumita ng pera. Actually, ma'am, hindi nyo kailangan maging magaling magsulat. Mm-hmm. Basta kasi yung re-replyan mong forums doon, may conversation. Ah, okay. Magre-reply para ka doon sa... Parang comment ka, para diba? Parang nakikipag-usap ka doon sa conversation. Yun nga, pag naka-100 ka, so makapag-payout ka. Okay. So, hindi mo kailangan magaling. Conversation siya. Basta yung conversation is may kabuluhan. Tapos, ang pag-ahalam ko is proper grammar is parang may big points. Mm-hmm. Parang batayan din yung proper grammar. Pero hindi mo kailangan maging super galing, no? So, conversation type lang siya. Guys, ha, just to remind you, lahat ng ituturo sa atin ni James, mga extra income lang siya. Mm-hmm. Ang sabi nga niya, yung mga opportunities lang na pwede ka kumita ng malaki is sa online job. Pero yun sa kanya, pwede ka rin kumita kapag depende siguro sa syaga mo o sa dami ng pwede mo sadihan. Ang ito kasi, parang extra income lang or gigs, gamit nga yung phone nyo or tablets. Mm. So, yung mga viewers ko dyan na wala pa silang investment for laptop, mobile pa lang or tablets, then yun, magagamit nyo talaga to. Actually, ang maganda pa sa kanya, ma'am, wala siyang schedule. So, mag-post ka kahit anong oras mo gusto. Okay. I mean, may minimum lang kada forum na, halimbawa, 5 posts nga per forum, pero wala siyang oras, halimbawa, yung gandong oras ka mag-post. So, wala. Kung anong gusto mong oras, free time mo, so pwede siya. Ito yung tinatawag ko na free time extra income online, yung kung anong oras mo gustong gawin, kapag break time mo, kung nasa biyahe ka, nasta ka sa traffic, so pwede mo siyang gawin. Okay, sa mag-Facebook, mag-ganan. Oo, tama yun. So, mag-comment-comment ka lang doon, makichat ka lang. So, yun nga guys, so may bayad siya. Okay guys, so ang pangalawang may re-recommend ko naman sa inyo is taking survey sites. Kapag narinig nyo yung survey guys, medyo ano yan, nakakatamad. Pero dito kasi guys, sa survey site na to, ito yung favorite ko. Kasi nagsisend sila ng survey via email. So, hindi mo kailangan i-open yung site. Pero yung kapag may natanggap ka na email na merong survey na available, iti-take mo yun. And ang worth ng kada survey, depende sa haba. Kapag mga 10 minutes, parang 50 pesos ang bayad nila dun. 10 minutes if fill up mo yung survey. Kapag yung survey, mga matagal siya, 30 minutes, 40 minutes, 150, 120 ang bayad nila per survey. So, yun yung pangalawa sa maganda. Marami akong viewers, ma'am, studyante. So, nagpapasalamat sila na, yun nga, student sila. Tapos, kumikita sila ng extra. 500 pesos, pambaon na rin yun. Paano mag-umpisa yung email sa'yo? Magre-register ka din? Okay, so, magre-register kayo. Ang maganda dito sa mga survey site, wala silang qualification. Mm-hmm. Na hindi mo kailangan gumawa ng magandang 10 posts. So, ang gagawin mo dito, magre-register ka lang, i-fill up mo yung details mo. Mas maganda guys, kung ang ilalagay nyo na details nyo is yung totoong details nyo. Kasi, nagsisend sila ng survey base dun sa nilalagay nyo. Kasi may mga target audience yan eh. Tapos sa mga survey, meron dun mga tinatawag na qualification sa simula ng survey. Ibig sabihin nun, tatanungin lang kayo kung qualified ba kayo. Halimbawa, ang survey, ang hinahanap niya na audience is 18 years old and above. Mm-hmm. Eh kung 17 years old pala kayo, so mati-disqualified kayo dun sa survey. Pero okay lang yun guys, kasi talagang may mga nagpapasurvey na na talagang nagre-require ng age. Pero iba naman, walang age limit. Karamihan merong age, pero iba-iba yung bracket na talaga. Depende sa nagpa-survey. And, usually, tungkol sa basahan yung mga survey? Actually, broad siya eh. Minsan may mga tungkol sa mga, yung mga pagkain na nasa shelf ng mga store, mga SM. Tapos minsan yung mga tungkol sa Grab, Uber. Tungkol ganun yung mga survey kung kailan ka ba uling nag-Grab. So, madadali lang naman siya. Tapos, sa survey naman, ang minimum payout doon is 500 pesos. Ano yung mismong website? Okay guys, ang pangalan ng website is Global Test Market. So, siya yung favorite survey site ko. Ang minimum payout doon, guys, is 500 pesos. So, kapag naka 500 pesos ka na, isi-send nila via PayPal din. Ang duration niya, parang 7 days. Mm-hmm. After 7 days, matatanggap mo yung 500 pesos. So, guys, napapansin nyo, lagi ang mga payout sa PayPal ipapadala. Merong video si James kung paano gumawa ng PayPal account. So, ilalagay ko yung link ng channel niya sa baba. But I'm sure nakita niyo na siya sa YouTube. But still, lalagay ko pa rin yung link ng channel niya para makita niyo yung mga video tutorials niya and other extra income niya na ginagawang videos. Okay ma'am, so ang third naman natin na paraan para kumita sa cellphone is application naman sa cellphone. Trivia game. So, mm-hmm. Parang maglalaro ka dito, no? Tapos, ang price mo, pag na-reach mo yung end, is real money. Mm-hmm. So, ang unay natin, ang una niya, isa pangalan is PAYDRO Live, ang application na to. Ang host nito is si Sam YG. So, yun yung host doon, no? Si Shivaker nga ang pangalan niya. So, si Sam YG ang host doon sa PAYDRO Live. Tapos, ang gagawin mo doon, meron silang 10 questions. Tapos, kapag
ang kailangan mo doon is ma-reach mo yung end ng ano, nung last question. Mm-hmm. Tapos kapag na-reach mo yung last question na itama mo yung answer, paghahatian niyo yung price. Ang prices niya nagre-range 25,000, 50,000, 100,000. Ang pagkakalam ko parang nagka 150,000 na rin sila. Talaga? Malaki rin. Malaki talaga yung 150. Tapos ang maganda doon, syempre, sa last question, so kung ilan yung nakatama, sila yung maghahati. Halimbawa, 10 kayong nakatama nung last question. Hati-hati. 150,000 yung total price. So, take 15,000 kayo. Mm. Ang problema dun lang, guys, kapag yung question sila lahat madali. So, minsan, sa end, medyo maraming nananalo. Mm. So, halimbawa, ang price po nila, 100,000, tapos 1,000 kayong nanalo or 500 kayong nanalo. Parang 100 pesos na lang din ang mapapalanunan nyo. So, ganun. Araw-araw yun? Depende sa schedule nila, pero karamihan ngayon, itong this past few weeks, araw-araw meron sila. Normally, 12:30 p.m. Tungkol saan usually yung mga tanong nila? Common questions? Common questions, anything around the Philippines. Nagtanong sila, ano ibig sabihin ng C5 road? Letter C sa C5 road, so ano mm-hmm. ibig sabihin yun? Tapos meron din, anong tawag sa pagkain, kinakain between tanghalian, saka ng dinner, so merienda. Mm-hmm. So, ganun yung mga tanong nila. Simple lang pala, kaya kayang-kaya nyo yun sumali. Kung gano'n lang yung mga question, common lang naman pala, sigurado masasagot nyo yun. Baka mapasali pa kayo sa pinakahuling mananalo. So, ang maganda dun, ma'am, meron akong viewer ko na nag-share sa akin, nanalo siya, parang worth 2,300. Tapos, pinakita niya sa akin, nasa bank na niya. So, talagang nagbabayad sila, via BDO. Ang bayad pala nila, guys, via Western Union, BDO, tapos nakalimutan kayo sa pera, parang BPI ata yung isang bank. So, yun ah, may Western Union silang payout. Yun, at least guys, kung wala man kayong banko sa ngayon, at least merong option na Western Union. Nationwide naman ang Western Union, so for sure, makakakita kayo ng branch ng Western Union na malapit sa inyo. Tapos guys, maganda pala sa PAYDRO Live, meron doon tinatawag na puso. So ang puso, makukuha mo siya pag nag-invite ka ng ibang tao. Halimbawa, in-invite ko si ma'am na naglaro siya, meron kami tig-isang puso. Yung puso na yun, magagamit niyo yun kapag ano. Bawa ang nagkamali kayo, questions 1 to 9, nagkamali kayo sa question. So, pwede mong gamitin yung puso mo. Pwede kang mag-move sa second questions. Okay. Sa second question. Bali pala, pag nagkamali ka, tanggal ka na, naglag ka na. Mm-hmm. Tapos kapag may puso ka, yun, pwede mong gamitin para mag-move ka sa next parang one. Parang marirevive yung buhay mo. Pwede mo ituloy yung game. Tapos, ang ano lang doon, hindi mo siya pwedeng gamitin sa last question. Oh, okay. So, dapat yung last question talagang masagot mo. Masagot mo ng tanga para mapalanunan mo yung cash prize na pag-ati-ati niya sa pool. So, maganda yung nanalo ko ng solo, di ba? Mm-hmm. Makakukuha mo ng solo yung premyo. By the way, guys, ang maganda pala sa mga videos or sa lahat ng sinishare ni James, lahat yun, sinusubukan niya na muna bago niya i-share. So, masisigurado niya na legit yun o talagang magbabayad sa inyo kasi siya, sinubukan niya muna at hinintay niya muna yung payout bago niya i-share sa channel niya. So, I'm pretty sure na maraming kayong matututunan sa channel niya. Most especially kung ang gagamitin niyo lang mobile and tablets. Although, meron din siya mga full-time or online jobs tulad sa channel ko na makikita niyo rin doon. Free app, Upwork. So, yun yung mga sineshare ko rin. Fiverr. So, nag-share din ako ng Fiverr yung mga freelance jobs na pwede niyong salian. Doon, mas malaki yung kikitain niyo. By the way, trivia, na-meet ko si James sa Free Up event, yung pinost ko nung nakaraang videos ko dito sa channel ko. Nag-cover siya nung mismong event, tapos nilagay niya sa channel niya, and pareho na rin kaming part of Free Up ngayon. So guys, ilalagay ko na lang yung link ng channel niya sa description box below para mapuntahan niya siya. So thank you so much, James, and I'm really sure na maraming natutunan yung mga viewers ko dahil sa'yo. Thank you, Ren, thank ma'am. You. Enjoy watching, Ma'am Jozelle. Thank you guys for watching. Mwah.